Anyway, talagang na-one sa FIBA. Pagkasan po naman natin ang lalong umiinit. Nakarating na sa sektor ng academ ang issue ng MTRCB Lala Soto o Chair Lala Soto versus It's Showtime Vice Ganda and Company. Ang issue nga po ay may kinalaman sa pagbibigay ng suspension 12 araw na suspension working ano to ha working days ha. So meaning Monday to Saturday, kasi Monday to Saturday naman natin napapanood ang It's Showtime ng 2 linggo, bali 12 na araw na nasuspindi base nga po sa naging pagsusuri at pagboto ng mga bumuo ng board or committee sa MTRCB na nakitaan nila ng mga violations ang It's Showtime show, hindi na nag-ugat lamang doon sa mga reklamong nag-viral hinggil sa pag-leak nung icing nung cake sa isang portion ng It's Showtime. Ito yung portion ng Isip Pata yata na may birthday cake na naging issue nga ito kay na Ayon Perez at Vice Ganda na lumaki lang nung lumaki, pinag-usapan hanggang sa inilabas na nga po ng MTRCB ang resulta ng kanilang mga naging pag-aaral at naging deliberasyon na para mag-arrive sila sa pagbibigay ng 12-day suspension sa show, at marami silang mga isinight pa doon ng mga examples na previously ay nakarating din sa kanila bilang reklamo, at isa na nga doon yung kung hindi kami nagkakamali na isulat namin at naipanawagan namin sa pamamagitan ng column po namin sa Bulgar yung nilabas namin noong June 5 yung hinggil dun sa paulit-ulit na pagbigkas nila ng salitang tinggel bilang reference doon sa karakter ni Coco Martin na tanggol na naging bahagi ng pagtatanghal or ng pagtatanghal ni Vice Ganda sa kanyang naging concert sa Araneta. No, kumbaga nag-concert si Vice Ganda ng Friday, the following day Saturday pag report niya sa It's Showtime, pinag-usapan pa nila 'yon at involved nga doon sina Vong Navarro, sina Jong Hilario at yung mga salitaan na gano'n na sa tingin ng MTRCB may mali siya, may violation. And may marami pang iba nandoon yung biglang sa isang portion din may isang costume ng dancer na nanahubad. Tapos marami pa, may mga sinet sila, mga 3 o 4 yata yung nasa nila kasama na nga yung sa cake. But ito pumutok, lumaki gawa ng maraming pumupuna kay Chair Lala Soto, kasama na kami doon. O talagang ang Bettable Channel kasama na doon na nakita yung issue ng delikadesa at saka yung conflict of interest. Very obvious reason na yung tatay nga naman ni Chair Lala Soto na si Tito Soto ay bahagi ng IT na katapat ng na programa din, na live show din na sa panlasa namin. Hindi naman siguro sila perfecto na alam mo yon, na hindi sila nagba-violate ng mga hindi sila nagba-violate or may mga alituntunin silang na hindi nila alam na na-violate na nila as per the MTRCB rule, di ba, or ruling. So doon pumasok yung delikadesa. Pangalawa, yun ngang conflict of interest, kasi bilang ikaw ang namumuno, kahit sabi mong hindi ka bumuboto kasi naglabas ng statement o pronouncement itong opisina ni Chair Lala Soto na nag-inhibit siya sa naging botohan na pinalalabas na naglinis kamay, kumbaga hugas kamay na hindi ako kasali sa mga bumoto para masuspindi ng 12 araw yung It's Showtime. So, imbis na ipakita siguro or imbis na ilabas ng MTRCB yung kung paano nila binalanse yung mga reklamo laban sa Showtime, reklamo laban sa IT, reklamo laban sa IT Bulaga at sa iba pang mga programa na nakikitaan natin na may violation, eh di sana, imbis na yun ang ipinakita nila o inilabas sana, inuna pa nilang ilabas yung statement na ay nag-inhibit si Chair kasi ganyan, mapupulaan siyang ganyan. So ang dami tuloy na nakakita nang parang mas may mali siya yung ganung pamamaraan na ginawa nila kesa dun sa mas pinaliwanag nila sa public
especially sa mga televiewers at sa mga tumututok sa mga programang ito, na ang ginawa nila ay alam mo yon, may halong pagtatanggol sa sarili, which hindi dapat ang ganun ang naging kaso. Kaya doon sa panawagan ng aming kuleyo, sa kuleyong pinanggalingan ko po sa UP College of Mass Communication, particular sa broadcast department ng UP Mass College of Mass Comm, na nananawagan na, alam mo yun, reviewin hanggang sa umabot sa panawagang mag-resign na sa kanyang tungkulin itong si Chair Lala. Kasi nga, may mga ganitong pangyayari na alam mo yon. Kasi ganun din ang panawagan namin dito sa Undetable Channel, na may conflict talaga eh. Kasi saan mo man paikot-ikutin, saan mo padaan-daanin, bilang isang, balang ikaw chair, kasi sabi mo mag-inhibit ka. Kunwari, ang it ngayon ang nasa salang. O hindi natin isa-isa na yung mga naging parusa din sa kanila o naging obserbasyon din sa kanila. Kung silang pinag-uusapan, tapos sabi mag-i-inhibit ako, yung mga board members mo, yung mga ibang bumoboto dyan, na tauha mo, sa palagay mo, walang ano yan, nikatiting na hindi man takot, kundi yung, alam mo, yung pag-ilag sa'yo bilang ikaw ang chair, ikaw ang sa lahat ang nakikinabang, kumbaga eh, quote-unquote nakikinabang sa kung ano mang magiging desisyon. Kasi yung mga board mo, mangingilag kahit papano eh. Kumbaga, sasabi mong, with all due respect sa aming chair, dahil show ng tatay o mga kamag-anak niya ang kasali dito, eh, ito yung ganyan. May, kahit sa natin pa, sana naintindihan yung gusto kong iparating, ano, kasi hindi ko lang ma-translate into proper, what's this, proper pag-aanalisa, yung tamang paggamit ng mga salita. Kasi ang pinupunto lang po namin dito is parang, itong si Chair Lala Soto, sa pagnanais niya na maipatupad as per the rules of engagement at kung ano pa mga regulasyon na pinatutupad ng ahensyang MTRCB under the Office of the President, mayroon talagang mga interest na masasagasaan, may mga interest na proprotektahan, may mga interest na, alam mo yun, pangangalagaan. So again, ang apila ay pwede pang gawin ng at showtime kasi may 15 days pa naman sila. Pero yung apila nila, gagawin na nila sa under the office of the president kasi nandoon na si ang under of the office of the president, office of the president na yung magdedesisyon doon, dahil doon na sinumitat. Doon sa batas, doon dapat na umapila. But then again, itong opisina na pinamumunuan ni Chair Lala Soto, lalo pat si Chair Lala Soto ay sa siguro sa mga darating na panahon ay papasukin din ang mundo ng politika, may mali siya talaga tayong nakikita dito. Kahit sabi mong sa ngayon na hindi pa siya nagpo-pronounce, but eventually, what if she, especially talagang ang pamilya naman niya, kalahati showbiz, kalahati politika, lagi at laging may irong interest na, alam mo yon, na makikita kang either inaalagaan, pinoprotektahan, kinakampihan, etc. O yun lamang mon. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga kaibigan po natin, sa mga taga-subaybay natin. Again, kami naman po dito sa Unbettable Channel ay bukas na, alam nyo, marinig din po ang inyong pahayag tungkol dito. Kasi isa po ito sa mga isyong siguro dapat din nating alamin at pakialaman, kasi lahat po tayo dito involved, especially ang bawat tahanan na may telebisyon, ang bawat tahanan na nanonood ng mga programa, at ang bawat tahanan na may mga isi, na may mga bata at may mga kabataan na, alam mo yun, na kailangan nating alagaan at proteksyonan. O kailangan po natin ditong makialam. Again, Ambet Nabos po, nagpapasalamat sa inyong lahat. Thank you very much. Ayaw, ganda ka na, nakikita mo sa akin, nawawala ako sa wisyo. Ayusin mo!